everybody. Ayan, tuturuan ko kayong paano to natin maririnis. Paano natin magagamit. Ito empty cartridge na galing din sa mga printer na bago na naubos na. Paano ba natin ito magagamit? Kailangan natin patasan natin itong cartridge na to at refillan. O kaya connect natin dun sa continuous ink na tangke katulad nito. Mga load. Eh, sayang naman kasi kung hindi natin ito gagamitin. Ngayon, tuturuan ko kung paano ito butasan para magamit ulit. Kailangan lang natin itong tools na ito. Ito yung pambutas natin. Ito yung unang gagamitin natin para madali natin siya mabutas. Kasi kapag ito kagad, medyo mahirap yun. Ngayon, tuturuan ko kayo. Ating gagawin eh, ito lang. Tagalin natin itong rubber na yan. Sunod, makikita mo dyan yung butas na yan. Lodi yan, nakikita mo. Patasan natin ng dulo nito ng kamplit natin. Yan yung ginagawa ko muna. Kasi pag ito, wala siyang masyadong tulis. May makikita na dyan ngayon, parang butas na maliit. Nasama siya gamitan ito. Itong pang butas na ito. Yun. Okay. Diba? Bis. Ngayon nakakabutas na tayo. Nagbutas na natin siya. Okay. Butas na natin. Then, after niya. Meron ako dito mga rubber na naipon. Yan. Lalagay natin yan ng rubber. Dito sa butas niya. Insert lang natin itong rubber niya ito. Ganyan-ganyan lang. Ikot-ikot lang. Hanggang sa... Ayan. Bukas na siya. Yan nga mga Lodi. Natapos na natin yung black. Ang sunod na natin ngayon ay itong colored. Dito. Medyo mahirap. Kasi tatlong butas. Yung doon sa black. Sa butas lang. Ito. Tatlong butas yung kailangan mo mabutasan. Tatanggalin mo lang lagi. Muna, tagayin mo lang ito. Sticker niya. Diyan, makikita mo yan. May tatlong butas yan. Ito. Then, ito. Then, isang yun. Ay, tatlo siya mga ito. Ngayon, tayo natin butasan. Gamitan muna natin itong kutsilo. Isang tip siya na ano, tip na pag matulis mas madaling mabutas. Pero kailangan mo din itong tulis na to. Ito kasi pinakang the best pambutas talaga. Ito pang ano lang to, start lang para mabilis mabutas. Hanggang ikot-ikot nyo lang yung mga Lodi. Ikot-ikot lang. Ay, mga Lodi yan. Ay, medyo meron na siya. Meron tayong butas. Yan. Medyo meron. May gamitin na natin. Try na natin ito. Gamitin.
kaya na niya. Lugas na niya. Hindi na magyan na maita. Butas natin po. Malaki kasi yung tipid kapag gagamitin natin to sa continuous. Kasi kapag gagamit tayo ng cartridge, mahal. Tapos ilan lang yung mapiprint nyo. Ayan, mga lodi. Kita nyo, may tatlong butas. Next, lagyan ulit natin siya na rubber. Ito, pag mga luma akong printer, tinatabi ko ito, sakaling mangailangan ako, marami ako dito extra. Kasi kung bibili ka nito per piece, minsan 5 piso isa. 5 piso. Eh, kung tinatabi mo ito, makakatipid ka ng 5 piso. Ayan na, mga lodi. Ayan. Meron na siyang rubber. Kaya nitong black. Ayan. Parehas may rubber na yan, mga log. Ang sunod natin gagawin, i-refill na naman natin ito. Kasi empty nga ito. At walang lalabas na inti. Diyan sa head na yan. Ito yung head niya, mga log. Diyan lumalabas yung tinta. Kapag good pa itong cartridge na ito. Pero, hindi sabihin, mukhang good pa ito kasi na wala pang butas. Ayun na mga lodi, naputasan na natin yung cartridge. Ngayon naman, papakita ko sa iyo yung paano yung pag-refill naman doon sa cartridge. Kailangan kasi natin refillan yung injection na itong kailangan meron tayong apat na syringe. Ito para sa color, ito naman para sa black. Kailangan mo na itong apat na ito para hindi ka na maglinis-linis ng syringe. Kailangan kada isa meron kang syringe para malinis ka mabilis. Kasi bali limang kulay kasi gagamitin natin ito. Ito yung sa magenta, ito naman black. Cyan and then yellow. Ayan mga lodi, isa na natin. Ito na mga lodi, ito unay natin itong block na ito na lagyan. Ipilan natin gamit yung syringe. Nilagyan ko na siya ng block. And then sa pag inject naman, dahan-dahan lang siya. Pusas natin and then dahan-dahan natin siyang lagyan. Kasi kapag binilisan mo siya, lalabas ka agad yung ink. Dapat meron ka ng naka-ready na tissue sakaling sumobra, mapon. Isang syringe na ako. Kailangan ko pa ng isa. Ay, sa battery ang ano na lang yung gulpo na. O, ano yun. Sakto na siguro ito. Para mapuno natin. Hindi kasi naman natin kailangan punin itong punong punong. Mahalaga, malagay natin yung foam.
Panoob. Ayun na, mga lodi, natapos na natin itong vlog. Yung mga ano, punas lang natin ito. And then ito, tingnan natin kung may lumalabas na ink. Ayan, meron na siya. Okay, tapos ito mga lodi. Ito mga lodi, yung vlog na ripila na natin. Tapos, ito namang colored. May color ko din ito mga lodi. Kagad din magkakamali. Ito, magenta. Then ito, then ito sa bandang ito, yellow. Then naman ito, cyan. Tatandaan yan, ito magenta, yellow, then cyan. Unayin natin itong ano, magenta, pataas. Lodi, may delivery pala ko. Mga Lodi, ito, na-receive ko na yung dumating na package ko. Toner para naman sa Xerox. Pero sunod, tuturuan ko yung paano mag-refill naman sa Xerox. Ayun nga mga Lodi, unahin natin yung magenta. Then ito, yung magenta yung nasa taas lang. Ito ang pinasa taas. Daan-daan lang din. Insert lang natin itong ano. Yung daan-daan natin yung ripila. Oops, mga lodi. Sumutra na. Ayan, wala na yung tissue ko. Kaya lagi ready sa ano, tissue. Tensya na. Nilipad yata ng hangin yung tissue. Ayan, tapos na tayo dito sa magenta. Itong sobra, balik na natin sa box. Yung mga lodi, natapos na natin yung kulay magenta. Sunod natin itong yellow. Kapag ganito yung ano niya, forma niya, ito siya. Ito. Kano siya, kano. Pag ganyan ang poro. Insert lang natin yung mga lodi. Nag-ulit natin itong ano, tissue para hindi matapos. Dapat lagi may naka-ready na tissue. Kasi itong mga natira, balik lang natin sa bote para hindi sayang. Ano mga lodi, last na to. Ito yung sayang natin. Ano dito yung graduation support? Mga lodi, hindi natin itong sayang. Marami kasi yung commercial. Dito kasi mga yung sa shop eh. Kailangan natin ng kumita. Wala tayong kasama all around tayo.
Oh yeah. Hindi ka na matapuan. Okay na mga lori, tapos na. And then, kailangan ito i-connect sa tanke na pagkakabitan natin. Ito mga lodi yung ano natin, yung tanke natin na paglalagyan ng cartridge. Bilhin natin sa online. Ito kailangan natin refillan. Alam mga lodi, ito nga pala nakakabit ko na po dito sa, ano, sa tanke, yung cartridge na ito. Ito kapakita ko sa inyo kung paano yung pagkakabit niya. Ayan, nakabit ko na mga lodi. Ang kailangan natin gawin dito para ma-unplug, de-plug, tiyatawag nila, gamitin natin ang suction tool. So, suction tool. Kailangan lang natin gawin, ganito siya. Lagay lang natin ito, dito yung cartridge, suction tool. And then, gamit tayo itong syringe na walang ano, karayom. Yan, tusok lang natin natin dito. Ah, malala. Yan, wala pang lumalabas. Saan natin ito? Ito mga lord yun, nakikita nyo ito yung nalinis na natin natin yan kompleto na siya tapos itong block ay meron na rin. Ngayon, lalagyan natin ito ngayon sa ano, printer. Lalagyan natin. Ah, ito na Lodi. Lagyan natin ngayon itong tanke natin. Ito yung cartridge. Ah, ayun na. Cartridge na natin mga Lodi. Lagyan na natin. Ito lang. Yung madilim mga mas ng lodi. Okay na mga lodi, nailagyan na natin yung tanke niya. Baba na natin itong pag ganyan, hindi masyadong ano yung cartridge. Kailangan ayusin natin ito. Wala po. Ayan mga lodi, nakakabit na natin yung ano, tanke doon sa cartridge. Ito, test pin pa. Nga pala yung i-print natin yung mga lodi. Tingnan natin kung maganda yung print na. Mga lodi, yung bagong CIS natin.
siya. Itong printer na ito, matagal na na-stop. Pelta ko lang ng disc, yung side niya. Sensor disc. Gumana naman siya. Medyo naging error nga lang. Pero nag-print siya. Okay. Check lang natin. Bago natin mag-inus nga lang. Ang balitan, bond paper. Siguro yung dulo ng papel eh, ano? Naglolok. Kaya nabasa na yung malo. Na, malabas yung print natin. Itong cartridge na ito, may konting linis pa, pero maganda na yung print. Kasi medyo na-stuck yung cartridge niya. Empty kasi siya. Pero yung print niya ito, mga loob, nakikita niyo. Okay, may konting lines lang pero mga gamit na natin. Thank you for watching. Ang dami lang kami natin mga lodi. Ngayon talaga pag mag-repair ka ng printer, madumi.